Ayon kay Terence Crawford, mas maganda nga raw ang resume niya kaysa sa sino man na nasa PBC promotion na mga welterweights bukod lang kay Pacquiao. You know, if you look at what I've accomplished in the sport of boxing, and if you look at what Errol, Keith, Sean, Danny Garcia, all those other welterweights over there, I didn't accomplish way more than each and every one of them except Pacquiao. Siyempre, kasama na dito ang mga PBC welterweights na sina Danny Garcia, Sean Porter, Errol Spence Jr. at Adrian Broner at Keith Thurman. Siyempre, walang duda na kung kay Pacquiao ikukumpara ang resume ni Crawford ay malayong mas mataas ang resume ni Pacquiao. Yung 8 division champion pa lang ni Pacquiao, wala nang makakatalo dito. Pwedeng tama dito si Crawford kung isali yung division niya dati sa mababang division, ang junior welterweight, kung saan naging undisputed siya. Pero pwede pa rin itapat ang resume ni Adrian Broner kasi 4 division champion si Broner, samantalang si Crawford ay 3 division champion lang. Yun nga lang, hindi naging undisputed si Broner. Pero kung sa resume nila sa welterweight, mas maganda ang resume ng ibang PBC fighter sa kanya. Katulad ni Keith Thurman na naging unified champion sa welterweight. At ni Errol Spence Jr. na kasalukuyang unified champion sa ngayon. Lalo pa't ang hawak ni Crawford ay ang WBO belt at hindi ito itunuturing ng PBC na legitimate na belt. Kaya nga, hindi nila ikinukonsiderang champion si Crawford ng PBC. At wala pang natatalong elite fighter si Crawford sa welterweight dahil yung mga elite fighters ay nasa PBC lahat. Questionable tuloy ang pagiging top 3 pound for pound ni Crawford. Bagaman wala pa siyang talo, wala pa siyang tinalong elite welterweight. Pero payag naman siyang labanan ng mga taga PBC. At nagpayag na rin naman ang kampo ni Sean Porter ng kagustuang makalaban si Crawford. Lalo pa at naubusan na ng makakalaban si Porter. Lahat na ng mga kasama niya sa PBC nakalaban na niya. Pwera na lang kay Pacquiao. Kaya hinahamon ngayon ni Porter si Crawford. Nasa promoter yan ni Crawford kung bakit hindi siya inilalaban sa PBC. Namimili kasi sila ng kalaban. Ang gusto lang nila na taga PBC ay si Errol Spence Jr. na wala ngayon sa picture kasi nagpapagaling pa sa disgrasyang natamo. Nagsabi naman si Babarom kamakailan lang na dahil wala na si Errol Spence Jr. Si Sean Porter lang daw na taga PBC ang gusto niya para kay Crawford. Yun naman pala eh. So dapat ito na ang sunod na ilalaban kay Crawford pagkatapos ng laban niya kay Egidijus Kabalyauskas na gaganapin itong linggo December 15, 2019. Isa si Sean Porter sa elite fighters ng welterweight kaya magandang laban ito para kay Crawford para mapatunayan na talagang deserving siya sa kanyang position na number 3 pound for pound. Kung sakaling matuloy ang labanan ni na Crawford at Sean Porter ay napaka-interesting na matchup ito. Lalo na ang kanilang estilo. Ubra kaya ang pagiging sharpshooter ni Crawford sa malikot na galaw ni Sean Porter? Mahihirapan kaya si Crawford sa estilo ni Sean Porter? Yung kung saan-saan nang gagaling ang suntok nito? Sana nga makita natin na makalaban ni Crawford ang mga PBC fighters. Kasi sayang naman ang husay ni Crawford. Maganda rin naman siyang panoorin. Sabi nga ni Babaro, may katulad dito ni Sugar Ray Leonard pagdating ng level ng husay. Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat.